What's up guys, magandang umaga po sa inyo at nandirito na naman po tayo sa ating YouTube channel, Kerts Farming. Yan, bali, for today's topic, tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng DIY drum pump sa mga gustong mag-alaga ng tilapia sa drum na pwedeng pang-consumo pero hindi po pwedeng damihan ninyo ang laman. Yun po yung mga tips na pwedeng ninyong mapulot sa mga ginamit ko po ditong materyales na pwede ninyong gawin sa loob ng bahay ng ninyo. Kasi itong aking mga drum pan dito, ito ay setup ko lang na ginagamit ko para sa mga selection ng breeders na tilapia, male and female. Kaya ipapakita ko po sa inyo guys na kung paano yung setup ng mga ginamit ko po dito. Sige po guys, samahan niyo po ako. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa ating setup na drum. Bali, ito guys ay tips ko lang din sa inyo kung meron kayong drum na hindi naman masyadong ginagamit o naka-stack lang sa bahay ninyo, pwede nyo gamitin kung gusto nyo mag-alaga ng tilapia sa drum. Yan, bali, kung meron iisa lang, okay din yun. Yan, isa. Inalis ko muna yung mga laman nito guys. Nilipat ko muna dun sa mga drum natin. Nandyan sila lahat, yung female na breeder. Inalis ko muna kasi nilinis ko. Nasira kasi yung ating pump dito. Kaya bibili pa ako. Bali, itong aking ginawa ngayon dito. Yan. Ito. Yan, sa filtration. Madali naman yung gayahin. Gravel lang. Yan. Halo-halo lang. Hindi ko pa muna siya inaayos kasi wala pa siyang tubig. Ayan. Tapos ito, ito yung dating kumaalala nyo. Ayan. Yung mga takot pa ng soft drinks. Ayan, ganyan. Ito, ang aking setup dito guys, ay dalawang drum. Bali, ang laman nito na pwedeng ilagay sa dalawang drum or sa isang drum, ay maximum na yung 20 pieces. Yan. Kasi pag sinobra nyo papataas doon, ay hindi ko po alam. Baka kasi maging overcrowded o hindi sila lumaki na maganda. Kaya, ito. Itong purpose ko lang naman dito. Hindi naman para i-grow out. Kaya, kung mapapansin ninyo, ang aking drum, may mga nakalagay. Male. M. Ibig sabihin naman yung male. Ito po, F. Female. Separator ko sila sa mga breeder. Kaya ako naglagay ng drum pan. Ito nga po pala yung tatlo pa. Ayan. Doon ko muna nilagay lahat ng mga laman nito. Ayan. Kaya para maayos ko pa. Tsaka maituro ko din sa inyo, maishare. Yung simpleng setup lang naman. Kaya lang kung bibili kayo ng drum, medyo mahal na kasi ngayon ito. Nasa 1,000 na po ang isa nito ngayon. Kaya medyo mabudget talaga. 2,000 na, dalawa pa lang yan. Depende sa bibilan ninyo na kung sa junk shop, kung makakabili kayo ng buo pa, yun, pwede nyo na lang i-repair, lagay nyo na lang ng epoxy. Ngayon, sa filtration naman, ito ang aking ginamit. Yan. Mga corals. Takit ng soft drinks. Uling. Scotch Brite. Yan. Ganyan lang. Tapos, ito. Takip na soft drinks. Yan. Tapos, para naman sa konting, ano, kasi siyempre, tatanungin nyo, paano lilipat yung sa kabilang tubig? Parehas ba sila dapat para bumalik, mag-circulate yung tubig? Ganito po nga aking diskarte guys. Ito. Yan. Ito po, ay IBC tank. Ito ginagamit. Kung makakabili naman po kayo ng reducer na male and female, size po nito didos. Yan, bubutasan nyo lang po muna sila magkabilaan. Yan, ito po kasi yung aking
ano, pumutok. Pumutok siya, napuwersa ko kasi yung paghigpit. Ito kasi guys, diroskas ito. Ngayon, napuwersa ko siya, pumutok yung dito niya. Kaya tinalihan ko ng goma. Yan. Pero wala na siyang tagas. Ito. Yan. Ito nga po pala, ito. Reducer ito. Ito yung male. Ngayon, sa loob niyan, female. Yan, para... ang size po nito, didos. Tapos ito po, didas din. Lagay nyo na lang sila ng sealant, yung Meltex. Yan, para mag-connect po sila. Maging isa lang yung kanilang level ng, pag nilagyan mo siya ng tubig ang isa dito, kung ano yung level nito, magiging level din ito. Yan, magpapareha sila. Yan guys, tara. Samahan nyo ako kung paano naman i-install yung yun, medyo may pa yung pump, paano mo siya ilalagay dito o dito man nang hindi siya malalaglag. Kasi ang ginagamit ko po dito guys, pipwede din yung A4000, pipwede din yun. Bali ang setup ko kasi dito, power head siya na sobo, ay in-improvise ko siya para hindi siya, kahit yun may dikitan ho dito o dito man, pwede siyang humigup dito at humigup din dito. Yan, papakita ko sa inyo guys kung paano gumawa ng ganon. Kaya ayan o, malinis na uli ngayon. Inalis ko kasi, nasira kasi yung submersible ko dito, kaya ito pinatay ko muna siya. Nilipat ko na lang yung mga isda na nando sa kabila. Na nandirito. Yan. Ito pa yung extension niya. Yan. Tara guys, samahan niyo ulit ako. Papakita ko sa inyo kung paano gawin yung simpleng DIY lang na PVC. Sige po guys. Yan guys, bali nandirito na tayo. Ito yung ano, nakagawa na ako nung extension natin para sa gagamitin nating pump. Ito nga pala guys, bali ininit ko lang siya. Ang size nito ay PVC 3/4. Yan, bali may extension siya na PVC na 1/2. Dibunot lang to guys. Yan, medyo hakab na hakab siya kaya. Pero okay lang din kasi para pwede nyo pa siyang i-adjust pababa. In case na papunta sa drum para makuha ninyo yung tamang sukat o level para dun sa power head pump. Yan. Ito, bali ininit ko lang siya ng apoy para lumambot, and then papasok mo siya dito sa ilalim ng power head. Yan. Yan o. Sakto na siya guys. Okay. Diba, fit siya. Para pag tumayo siyang ganyan, yan, depende sa taas na gusto ninyo, kasi yung drum nakatayo, i-adjust nyo na lang yung PVC na pwede nyo rin gamitin pababa. Kasi itong ginamit ko, kaya ako nagkaroon ng extension na ganito. Kasi ito siya. Oh. Yan. Ito yung una natin pinakita sa inyo. Na nakaganito. Yan, yan. Ito, magkabilang drum to. Pasok to sa loob ng kabilang drum. Para humigup ito ng dumi. Ito, hidden, open. Ihigup din siya ng dumi. Dito sa tapat ng drum. Mamaya papakita ko sa inyo. Bali ang magiging itsura niya guys, ganito. Sasalpak niyo lang ito, para huwag niyo ipipix, para madali niyong tanggalin, para linisin niya. Ganyan magiging itsura. Open dito, paghigop ang sub pump, power head yan. Tsaka ito sa kabila, hihigupin. Yan. Yan yung mga DIY lang guys. Yan. Tara, papakita ko sa inyo. Bago ko lagyan ng tubig yung dalawang drum na ito. Kasi medyo matagal pa itong bago mapuno. Sige guys, samahan niyo po ulit ako. Ayan guys, bali ready to install na itong ating PVC na DIY. Tandaan niyo guys, huwag niyo ipipix yung mga connection na, para madali lang matanggal in case na maglilinis kayo. Tapos ito, sakto dapat doon sa sukot na dito, na konti lang yung ilalampas niya para madali niyo siyang ipasok. Yan, install natin para kagaya nito guys. Yan. Ipo-focus mo ating camera. Yun.
Saltok nyo lang dyan guys, pasok nyo. Ayan. Yun, ganyan lang. Bali, ito. Depende sa level na gusto ninyo, sa lalim ng tubig na gusto nyo ilagay sa drum. O kasi, hindi ko naman minamax, pero mga hanggang dito yung aking tubig na ninalagay. Ayan, bali, ito yung purpose nyan. Ito, ito yung ating pump na Sobo submersible pump. Ayan. Power head. Ayan. Yung minsan kadalasan guys, ginagamit sa mga aquarium. Ayan. Ganyan na magiging itsura niya guys. Kagaya nito. Ayan o. Ayan, may hangin din siya nalabas. Ayan. Ayan yun guys o. Ayan. Tingnan nyo yung kabilang dulo. Ayun. Kita nyo. Bali, ang lilinisan ko muna yan guys bago ko yung ano, papalitan ko yun ng tubig. Ayan o. Kita nyo, meron siya sa gitna. Para mahigop din nyo yung mga dumi na babagsak dun sa ilalim. Yung iba naman, pwede nyong lagyan din ng sponge filter para double aeration. Ito kasi, ang setup na to, ganito mangyayari. Ihigop siya, may tubo ito na nandito. Hindi ko lang naikabit yung tubo na kulay blue para umahon yung tubig papunta dito. Yan, mapupuno yan. Yung mga filter media natin. Yan, filtration system. Yan, babagsak dito. Siya na yung magiging aeration, yung pagpatak ng tubig. Bali, ang mangyari, iikot lang yung tubig. Ngayon, bali, itong preparasyon ko nito, kasi since matagal ako bago makauwi sa amin, mga 5 days, bago ko ibalik yung breeder nating babae dito. Yan. Itong tips ko sa inyo guys ay magagamit nyo ito pang separator or pang konsumo lang na pagkain, kasi hindi natin pipiliin damihan ng laman nito talaga, kasi ang purpose nito pag dinamihan mo, sample, nilagyan mo na 100, medyo magkakaproblema, babagal yung laki, mamamatay lang sila. Yan, isa rin yung cause ng pagkakamatay, yung overcrowding. Kaya ang nilalagay ko lang dito, maximum na yung 20 na breeder na babae, kasi malalaki na yung babae na nilalagay ko dito. Ayan guys, sana may natutunan kayo kahit konti lang dito. Ayan, ito nga pala. Ayan. Hindi ko siya pinapromote guys ha, pero quality siya, malakas. Malakas yung kanyang higop, tsaka yung hangin niya. Ayan. Sige guys, at update ko kayo kapag ito'y natubigan ko na, na siguro mamaya tutubigan ko ito para makita ninyo kung ano na yung itsura nila, kasi matagal-tagal din bago maidiban to. Sige po guys. Ayan guys, natapos ko na rin igiban ng tubig. Ayan o. Ayan, set up ko na yung ating power head. Ayan. Yun yan, ikabit ko na yung tubo. Ayan, ganyan lang yun guys yung simpleng setup natin. Then, paandarin ko na siya ngayon, tignan natin kung okay yung ano. Ayan, sasaksak ko muna dito. Ayan. Yun. Gumana na guys yung ating pump. Ayan. Oh, may butas itong ating tubo, pero okay lang yan kasi ahon lang naman yan dito. Ayan, kaya lang natin mapuno yan guys para bumagsak dun. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na ano, na mayroong hangin. Ayan, tapos yung level ng tubig, ayan o, medyo ungat lang ng konti sa power head. Ayan, para gagawin natin dyan guys, circulate lang na. Siguro okay lang isa ulit to, kasi wala naman ako dito ng 3 araw. Si Mrs. lang yung nagpapakain ng aking tilapia kapag kasi walang pasok. Ako kasi nasa Batangas. Ayan, magpupuno na guys. Ayan. Circulate lang muna. Ayan, pumapatak na yung ating simpleng setup. Ayan. Yung kayo, may meron pa kayong mas ideang filtration system na mas maganda pang setup,
Ito kasi hindi ko pa masyadong ma-build up pa. Yun lang yung munang aking simpleng filtration. Kasi wala ko tayong time pump sa ngayon. Medyo busy. Ayan. Sisirkulit ko lang yung tubig niya ng 4 days. Kaya hintayin na lang natin to, guys. Update ko kayo dito kapag ka ito ay may laman na. Para makita nyo yung mga laman doon. Yan. Kagulo-gulo na yung aking setup. Oh. Hindi na maayos. Okay. Sige, guys. Thank you. Maraming salamat sa ano, sa inyong walang sawang suporta. Sige po, guys.